Hello mga mare! Welcome back to my channel! Today, isa na naman pong episode ng Pampagood Vibes ang aking isi-share sa inyo. Kung bago po kayo sa aking channel, huwag kakalimutang i-like, i-share, i-subscribe at pindutin ang mahiwagang bell upang nang sa ganun ay ma-notify kayo once na may video po akong in-upload. Ayan, mga mare, ikaw ba ay isa sa mga nakakaranas na meron kang ang negosyo o di kaya ay tindahan? Pero matumal naman ang customer, wala namang benta, at konting-konti na lang ay pwede ka nang magsara. Nako, itong videong ito ay para po sa inyo. Ayan, ang isi-share ko po ngayon mga mare sa inyo ay ano ba ang pwede ninyong ilagay o gawin sa inyong mga tindahan upang nang sa ganon ay makaakit ito ng maraming customer at magkaroon ng maraming benta. Ayan. Ang gagawin nyo lang mga mare, kumuha po kayo ng, kailangan po natin ng mga ingredients. So kumuha lamang po kayo ng mga ganitong pouch. Yan. Ako po kasi napakadami ko pong ganyang pouch. Pwede rin po kasi yung pulang tela na tatahiin ninyo, eh kung medyo naliliwagan po kayo, pwede pong mga ganitong pouch na lamang para mas madali ninyo siyang maiisabit. Ano-ano po ba mga kailangan nating ilaman dito? Ayan. So, kailangan po natin ng magnet. Ayan, ito po yung magnet. Itong magnet na to, hindi siya yung talagang nabibili mong malalaking magnet. Pwede po kayong kumuha na lamang ng magnet kung meron po kayong mga may mga nakakapit dito na ano, tapos hindi na naman ginagamit. So, maaari nyo na po itong gamitin. Ayan, magnet po, tapos kumuha lamang po kayo ng ating mga silver coins, kagaya po nito, halimbawa ay piso. Ayan, so ididikit nyo lamang po yan diyan. At pagkatapos, sasamahan pa po natin ito ng, yan, ito po. Kasi ang magnet po ay mabisang panghigop, panghatak ng customer. Ang pera ay talagang higup agad. So ilalagay po lamang natin yan dito, sasamahan pa po natin ng cinnamon stick. Ang cinnamon stick po ay for unexpected money. Ayan, at ang aromang dulot po nito ay talaga namang mabisang protection at nagtataboy malas din. Ayan, so sasama po natin yan dito. At pagkatapos ay sasamahan pa po natin siya ng kahoy ng sinukuan. Ang kahoy ng sinukuan po, ayan, ito po ay madaling malaman dahil ito po ay magkabilang dulo ay krus. Ito po ay mabisang protection, mabisa din itong pangpaamo ng mga tao, mabisang pang-akit ng customer. So, maaari nyo po itong ilagay diyan. At pagkatapos, sasamahan natin ang ating blockbuster at generous na dahon ng laurel. Ayan. Kumuha lamang po kayo na isang dahon ng laurel na nabuo at dito po ay magwi-wish tayo. So, humarap po kayo sa may silangan at kayo po ay mag-wish na sana ay dumami ang mga customer na pupunta dito at marami ang aking benta. Ayan. Lahat ng mga nais nyo pong i-wish ay i-wish nyo na po. Maraming customer, maraming benta, maraming pera. Ang mga pangarap namin lahat ay matupad, kagaya ng magkaroon na ng sariling bahay at hindi na naupa. Makabayad sa lahat ng mga utang at ako naman ang uutangan. At ang bagong sasakyan na pinapangarap ay matupad na. Sabay hihip. At ilagay nyo po din ito dito sa ating nakasama-sama dito sa ating pouch. At pagkatapos po, maaari nyo na po ito. Pwede nyo po itong i-energize muna din. I-energize nyo po ito. Pwede nyo po itong painitan. Umarap lamang po kayo sa may silangan. Pag pumaaga-aga pa, yung tipo pong mga alas 7 ng umaga, hindi pa gasinong masakit ang sinag ng araw, sa may bandang silangan, ito po inyong i-energize muna. Pag napainitan nyo po ito, mga 3 to 5 minutes, ay maaari nyo na pong kuhanin at maaari nyo na po itong isabit sa may pintuan ng inyong tindahan. Kung kayo po may mga pwesto, may mga tindahan kayo, kagaya ng mga milk tihan, may mga karinderya, may mga lumian, water refilling station, tindahan ng patoka sa manok, sari-sari store, lahat na po, pwede nyo po itong isabit diyan sa inyong may pintuan. At ito po ay mabisang mag-aakit sa inyo ng mga customer at madadagdagan po ang inyong benta. Kung hindi nyo pa po ito nasusubukan, ay subukan nyo na po. At ito po ay isa sa mga proven. Yan. Ang mabisang pong pagganap nito ay tuwing Tuesday or Friday. Pero kung kayo naman po ay busy sa mga ganong araw, ay maaari din nyo naman po itong gawin sa mga ordinaryong araw basta po kayo ay may
paniniwala lamang, laging positive lamang po. Iwasan na rin po natin hanggat maaari ang magsalita po ng masama laban sa ating kapwa o kaya po ay lahat po ng mga, kasi ang mga salitain po kasi natin ay yan ay kumbagay na nagiging sanhi pa ng ano, bumabalik din po yan sa atin. Kaya iwasan po natin, basta laging positive lamang po tayo, lagi tayo may pananalig sa Panginoon at tiyak na matutupad ang lahat ng ating kahilingan. Yun lamang po, salamat!